Ilang babaliin ni na President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Lenny Robredo ang mga nakaugalian. Kaugnay ng panunumpa po sa mga matataas sa opisyal ng Pilipinas. Simple at magiging maikli raw ang panunumpa nila. At kaugnay po ng balita ngayon, makausap natin si Deputy former Assistant Secretary Jonathan Malaya. Siya po may akda ng So Help Us God, the Presidents and their inaugural addresses. Ayan. Good morning po, Asik Malaya. Good morning. Good morning. Okay, nabalitaan nyo na po yung mangyayari at batay po sa libro. Ano ba talaga protocol po nung panunumpa ng Pangulo at ng kanilang pangalawang Pangulo? Oh, karamihan kasi sa ating inauguration ay kalimeng tradisyon dyan. Pero kung titignan natin yung ating saligang batas, yung talagang mangyayari dyan ay alas 12 ng June 30, manunumpa ang ating Pangulo at nakalagay sa ating Constitution yung sasabihin niya. At afterwards, siya ay magbibigay ng inaugural address. Mm-hmm. Pero maliban dyan, wala naman talagang set in stone ng mga panuntunan. It's more of tradition. So, magmula nung panahon ni Presidente Manuel Rojas sa Quirino Grandstand na nanunumpa ang ating mga Pangulo. No? At usually, hindi nababali ito. Nabali na lang nung si Pangulong Cory na-inaugurate sa Club Filipino dahil panahon ng EDSA Revolution. Yes. No? Mm-hmm. And there were also some ano. Pero kung talagang pinag-uusapan eh, tradition, eh yun. Usually sa Chief Justice nanunumpa, yun tradition yun. Uh-oh. At hindi yun nalakalagay ano, sa ating... Pangulo muna, tas pangalawang Pangulo muna, tas Pangulo. Pangalawang Pangulo muna. Tapos Pangulo. Quirino Grandstand din yun. Tradition. Sa Quirino Grandstand. Pero ngayon, hiwalay, no? Walang problema kung hiwalay. Wala mo kaya... malinaw dun sa saligang batas. Walang nilalabag, kumbaga. Wala. Walang linalabag. So, possibly simultaneous sila this time, ano? Yes. Magkasabay na magkasabay, oo. May nakagawian din ho, yung unang pagtapak sa Malacañang grounds. Meron ho bang sinusunod din yan? Anong dapat ginagawa? Yes. May tradisyon kasi tayo, no? Nagmula nung si Pangulong Quirino na yung palabas na Pangulo, susunduin nung incoming president. Mm. So, si Ramon Magsaysay, pumunta ng Malacañan, sinundo si Pangulong Quirino. At sabay silang pumunta sa Quirino Grandstand. So, yun ang usually yung traditions. Mm. At nagkakaroon ng arrival honors for the president, outgoing president, and the incoming president. And then, aalis na yung outgoing president. At bahala na yung presidente. Ng yung transition niya. Yung transition. Kadalasan ganon. At binuhay yan ni Pangulong FVR. No? Mm-hmm. Kasi muling ibinalik ni Pangulong FVR yung ating inaugurasyon sa Quirino Grandstand. Mm-hmm. No? Pero nabali uli nung si President Erap, sa Baraso in Church nag-oath take. No? Yes. Tapos si Pangulong GMA naman, yung kanyang first inauguration, ito EDSA 2 naman to, so sa EDSA Shrine. Pero yung kanyang pangalawa, nag-deliver muna siya ng kanyang speech sa Manila, kasi and Cebu. Then she flew to Cebu. Mm-hmm. Doon sa provincial capital at doon siya nanumpa. Balikan ko lang yung hindi sabay na pag-inaugurate, ano? Ano masasabi mo rito? It's definitely veering away from tradition, pero is there a message here somewhere na ikaw, what do you think? This would be the first time in our history na hindi magkasama. Kadalasan may pangalawang pangulo tayo, no? Yes. Nung si Pangulong Aguinaldo ang pangulo natin, wala pang vice president noon. Mm. So there was nothing like that. At nung si Jose P. Laurel, wala ding vice president noon. But every time merong pangalawang pangulo, sabay silang nanunumpa. Mm. At dun sa the same place, no? Mm-hmm. So this would be the first in terms of that happening. Kaya magkapartido yan o hindi, di ba? Mm. Whether magkapartido o hindi. Kasi nung... panahon ni Diosdado Macapagal, sorry, the president before him, Carlos Garcia, hindi sila magkapartido noon. Mm-hmm. Pero sabay pa rin silang nanumpa. Okay, yung oath ng Pangulo ng Pilipinas, mabigat ba yun, Asik? Yung mga, saan pa sinunod to yung pagkakapili nito bawat salita na I do solemnly swear before the people that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as president, no? Kapares din siya nung sa Vice President. Yes. Okay. Napakabigat nito, no? Uh-oh. Actually... Sino nga ba nagsulat dito, Asik? Well, of course, the ones nakita who wrote ko to are... sa U.S. U.S. Constitution, actually, eh. Sa U.S. Constitution to. No? The exact words, hindi pareho, pero nagmula siya sa 1935 Constitution. Mm-hmm. Nagaling din naman sa U.S. Constitution, mm-hmm. no? Uh-oh. Nagkaroon ng konting changes lang. In its present form. Mm-hmm. Pero essentially, it's copied from the American model, mm-hmm. no? Dito kasi ang presidential inauguration kasi that's where the personality of the president, his policy and his politics, they all converge, no? Yes. So dito sa kanyang oath, napakabigat. Mm-hmm. Kasi nakalagay dyan, defend the republic, conscientiously
perform the duties of the presidency. Defend the Constitution. Defend the Constitution. Mm-hmm. At yung dulo, yung so help us God. Mm-hmm. Pag pupuntahan mo yung American model, walang so help us God doon. Or okay. So help me God, sorry. So help mm-hmm. me God. Uh-huh. Sa atin, dinagdag natin, nakalagay sa ating Divine Constitution. Divine intervention na yan. Okay. Yes. So mga pero, inaugural speeches, yun. Kasi lumalabas parang magiging direkta, 5 minutes, sandali lang. Di, actually, si Era, pagkasumpa sa Barosowin, yung speech niya sa Quirino. Yes. Mm-hmm. Oh. Yes. Yes. Doon niya kinausap ang tao. That's right. Ano dapat ang magiging laman nun? Sa 5 minuto ba? Malalatag mo na lahat? Actually, napaka-ikli nito, no? Oo. Kasi sa ating kasaysayan, kung maging 5 minutes nga ang speech ni Pangulong Duterte, ito yung isa sa mga pinaka-ikli. Mas maikli lang nito si Cory sa Club Filipino. 4 minutes yung kay Cory. Mm. Pero that was EDSA a revolution. Nagmamadali sila noon. Hindi nga nila alam kung sa Club Filipino o sa Camp Crame o kung saan nila gagawin yung panunumpa ng ating Pangulo. So, mabilis lang yung sinulat para may masabi lang si Pangulong Cory. In this case, it's really the President's choice to deliver a very short speech. Mm-hmm. So, after 5 minutes, para sa akin, baka kulangin siya sa mga gusto niyang sabihin. Okay. Isa na lang, Asik, yung pagsumpa sa loob ng palasyo ng Malacanang na residente ng Pangulo. First time ba to na isang Pangulo na sa loob ng palasyo manunumpa? Well, technically hindi. Kasi yung after the 86 elections, sabi ni Marcos siya yung nanalo. Yung snap, oo. Snap election. So nagkaroon ng inauguration, yung fourth inauguration ni Marcos ay ginawa sa Malacañang. Sa veranda. Oh. Yes, ngunit naudlot ito. Kasi immediately after nanumpa siya, umalis din siya for Clark and eventually to Hawaii. No? So technically, this would be the second. Mm-hmm. Although naudlot nga yun eh. So para sa akin, kung talagang magi-stricto tayo, baka ito nga ang pinakauna. Una na inauguration. Maraming salamat po at marami kami natutunan. Former Deputy Assistant Secretary Jonathan Malaya, may akda pa ng So Help Us God, the Presidents and Their Inaugural Addresses.